Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Ayan. Magandang araw at mainit na araw ngayong araw na to sa ating lahat. More harvest para sa ating mga kasularista. Ayan. For today's video ay mag-preventive maintenance po tayo para sa ating solar panel. Ay gagawin po natin ay aakyat tayo dun sa may pinakabahay namin, dun sa may pinakabubong, kasi andun yung solar panel natin. Gagawin natin ay maglilinis po tayo ng ating solar panel. So guys, kung gusto nyo pang pagpatuloy yung panonood ng video natin, eh huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. So guys, akyat tayo dun sa dito tayo dadaan sa may puno ng mansanitas. Ayan. So para malinisan na natin yung ating solar panel, kasi medyo marumi na yung ano, may mga alikabok na yung ating solar panel. So guys, ingat lang guys sa pag-aakyat, no? Kung punta tayo sa bubong ng ating bahay, kasi napakadelikado. So ayan guys, bakit na tayo? Ayan. Ay, dandaan lang sa pag-akyat dito sa ating bubong. So guys, ayan. Tignan natin yung ano natin. Medyo dandahan lang tayo. Ito yung mga wire na ano, mga pinagpalitan yung wire ng solar panel. So, no. So guys, ganyan yung itsura ng ating solar panels, no? Nakikita nyo, medyo doon sa may dulo niyan, marami ng mga alikabok. Kasi malapit tayo sa may puno. So marami talagang ibon, mga dahon, may mga ano pa nga ng mga ibon dun, mga dumi. Yan. So ang gagawin natin ngayon pupunasan natin ng sasabunin natin yung ano natin, solar panels, para tumagal pa yung life ng ating solar panels. So guys, ayan guys, so ang gagamitin lang natin ay yung ano, tubig na may sabon, no? Ang gamit ko ay dishwashing liquid para naman medyo social yung ating solar panel, nakapag dishwashing pa. Ayan, kuha lang tayo kasi mabigat yung ano, baka matisod tayo mahulog pa tayo dito sa bubong. So gumamit lang ako ng tabo dito, basahan, towel. So ayan guys, ingat-ingat. Kita
So ayun guys, at tapos na nating balinisan yung ating solar panel. Ayan, malinis na malinis na. So guys, at nalinisan na natin yung solar panel natin, no? Nawala na yung mga lumot-lumot at mga iba pang mga dumi ng ibon, mga dahon na napunta sa ating panel. So, bakit nga ba nagiging marumi yung panel natin, no? As usual, yung mga ibon, di natin maiiwasan yan na mapunta sa panel natin, kaya doon minsan sila na dumudumi, no? At kadalasan din yung mga dust build up na tinatangay din ng ating hangin. So napupunta sila doon pag nababasa o kunwari na basta nabasa lang sila, nagiging lumot din yan sa katagalan, no? At dumidikit na doon sa ating mismong panel. Kaya kailangan talaga nating linisan. So bakit nga ba kailangan linisan yung ating panel? So, kailangan natin yung efficiency ng ating panel o pananatilihin natin yung high efficiency ng ating panel, kasi sa tagalan kapag hindi natin nililinisan yung ating panel ay bumababa yung efficiency niya up to 60% or tumataas pa, kasi kapag tumaas na yun useless, tapon na lang natin yung ating solar panel. Tapos yung ibang dahilan kung bakit natin linisan yung ating solar panel yung warranty or lifespan ng ating solar panel, baka hanggang 3 years lang yung ating panel, no? So, hindi natin yun ma-achieve yung 25 years na lifespan. Pangatlo na dahilan kung bakit natin kailangan linisan, yung durability, no? Durability ng ating panel ay kailangan. Kasi kapag marumi na yung ating panel,
doon na natin makikita yung mga ano, snail marks, no? Snail, anong tawag dyan ng iba? Basta yung mga guhit-guhit. Sa Tagalan, kasi nakikita ko doon sa mga solar street lights, nasisilip ko rin paminsan-minsan na kasi sa Tagalan, hindi nalilinisan yung solar panel, ay nagkakaroon siya ng mga snail marks o yung mga guhit-guhit na yan. So, yun lang muna guys, at sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. At huwag kalimutan guys na mag-subscribe at mag-like sa ating video. Pakipindot na lang din ng notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Salamat!